Kamusta po kayo? Tawagin niyo po ako sa pangalang Rain, Tubong Maynila. Marami po akong paranormal na karanasan. Matagal ko na din pong alam na bukas ang third eye ko, kaya hindi na bago sa akin kapag nakakakita at nakakarinig ako ng mga di pangkaraniwang mga bagay. Ang kwento po na ibabahagi ko ay karanasan ko noong buntis ako sa anak ko way back 2019. Buntis ako noon, Sir Kay. Nasabay pa na kasagsagan ng pandemic noon. Kaya nagbakasyon muna kami ng asawa ko sa bahay ng mga magulang niya sa Batangas. Mababa kasi ang COVID case doon kumpara sa Maynila. Minana lang din ng mga magulang ng asawa ko ang bahay na yon mula sa mga grandparents niya. Isang gabi ay nasa kwarto kaming mag-asawa. Iritang-irita ako sa sobrang init ng pakiramdam ko. Ayaw kasing pabuksan ng asawa ko yung bintana dahil nasa probinsya daw kami. Mabango daw ang mga buntis sa mga aswang. Hinayaan ko na lang dahil malalim talaga ang paniniwala nila sa mga aswang dahil taga-probinsya sila. Ganun pa man ay nakatulog pa din ako. Noong madaling araw din nun ay bumangon ako para umihi. Nakaupo ako sa toilet bowl nang may marinig akong yabag ng bota. Kalmado lang ang lakad nun pero mabigat ang tunog. Pinakinggan kong maigi at narinig kong sa labas yun ang CR. Papalapit ang yabag nun papunta sa pinto. Noong buksan ko ay wala naman tao. Katakatakang nawala din ang yabag. Hindi lang yun ang naranasan ko sa bahay na yon, Sir Kay. Nariyan pa nga na kapag gabi ay naririnig kong may umaapaw na tubig sa banyo. Pero kapag tinitignan ko ay hindi naman puno ang tubig at wala namang gripo na nakabukas. Noong makapanganak ako ay doon pa din kami nagstay. Mataas pa kasi ang COVID cases sa Maynila. Isa pa ay madami akong nakakatulong dito na mag-aasikaso sa anak ko. Isang araw, hapon nun, bandang alas 4, nasa sala kami ng anak ko. Sa gilid namin nakapwesto ang hilera ng mga magkakatapat na kwarto, kaya naging hallway ang gitna nun. Nang lumingon ako sa hallway, ay may nakita akong figura ng tao na nakaputing damit. Kalahati lang ang nakita ko kaya hindi ko maipaliwanag ang itsura nun. Nakita ko na pumasok yon sa isa sa mga kwarto. Hindi naman ako gaanong natakot dahil sabi ko nga, ay matagal ko nang alam na bukas ang third eye ko. Isa pang panibagong araw, hapon ulit nun, kinuha muna sa akin ng hipag ko ang anak ko at dinala sa kwarto nila. Sila muna ang mag-aasikaso para makapaligo ako. Lahat ng tao sa bahay ay nasa kwarto na yon dahil hinuhunta nila ang anak ko. Handa na ang lahat ng gamit ko at maliligo na ako. Sinara ko ang pinto ng CR. Hindi pa man ako nakakapagsimula ay may kumatok ng 3 beses sa pinto. Inisip ko na baka pamangkin ng asawa ko at may kailangan sila. Pinagbuksan ko naman ang pinto. Tumingin ako sa paligid pero wala namang tao. Sinadya ko pa talagang lumabas ng CR para tignan sila sa kwarto. Abala silang nilalaro ang anak ko. Aksidente namang napatingin sa akin ang hipag ko. Tinanong niya kung ano daw ang problema. Sinabi ko na mayroon kasing kumakatok sa banyo at sinundan ko ng tanong kung isa ba sa kanila ang kumakatok na yon. Sumagot ang hipag ko na huwag na lang daw pansinin. Paulit-ulit na nangyari yon. Sa tuwing maliligo ako ay may kakatok sa pinto ng banyo. Hanggang sa nasanay na lang ako. Hindi ko na lang pinagbubuksan dahil alam kong hindi yon tao. Isang beses naman ay nasa terrace ng second floor ang pamangkin ko para magpahangin. Sa taas ng kwarto namin ang pwesto ng terrace na yon. Nakaupo siya doon at naglalaro sa cellphone niya ng Call of Duty. Sumali ako sa kanya sa paglalaro dahil tulog naman na ang anak ko. Lumabas ako ng kwarto para hindi magising sa ingay ang bata. Pumuesto ako sa harap ng pinto ng kwarto namin para natatanaw ko pa rin ang anak ko. Tahimik naman ako naglalaro nang maya-maya ay dumaan sa harap ko ang pamangkin ko. Malinaw kong nakita na sandong gray ang suot niya. Inisip ko na hindi na siya maglalaro dahil bumaba na siya mula sa terrace. Hininto ko na din ang paglalaro ko. Nakita ko na pumunta sa sala ang pamangkin ko. Hindi niya binuksan ang ilaw dun kahit sobrang dilim ng paligid. Walang reaksyon ang muka at dire-diretso lang ang lakad niya. Nagtataka man ay inisip ko na lang na baka pupunta ang pamangkin ko sa kwarto ng lola niya. Hindi ko na malayang wala na siya sa sala dahil
Nilingon ko ang anak ko para tignan kung maayos naman ang pwesto ng pagtulog nito. Binalik ko ang tingin ko sa sala at wala na doon ang pamangkin ko. Inisip ko na lang na baka nakapasok na sa kwarto ng lola niya. Maya-maya ay kailangan kong gumamit ng CR. Kaya pumunta ako sa sala. Binuksan ko ang ilaw at maya-maya ay tinawag ako ng pamangkin ko. Nilingon ko siya. Nandun siya sa taas at hindi gray ang suot niya kundi puting t-shirt. Sinabi niya na kanina pa niya ako hinahantay na maglaro ulit para sumali sa akin. Napatanong ako sa sarili ko kung sino yung dumaan sa harap ko kanina. Hindi pwedeng umakyat ulit ang pamangkin ko dahil dadaan muna siya sa harap ko para makapunta sa hagdan. Doppelganger niya ang nakita ko na dumaan sa harap ko. Dumaan pa ang ilang mga araw. Panibagong araw yon para sa aming mag-ina. Gabi nang mangyari to. Pag natutulog kasi kami sa kwarto, ay pirming nakabukas ang pinto at ilaw. Madilim kasi masyado dahil patay ang mga ilaw sa sala since nakatapat ang pinto ng kwarto namin doon. Isang madaling araw ay nagising ang anak ko na wala pang isang taon. Nakatitig ako sa kanya habang dumedede siya sa akin. Kaming dalawa lang nun sa kwarto dahil stay in sa trabaho ang asawa ko. Napansin ko na may inaabot ang bata. Kabisado ko ang galaw ng anak ko. Alam ko na may kung ano siyang nakikita sa likuran ko na pilit niyang inaabot. Nariyan pa nga na tumigil siya sa pagsipsip at humuhuni siya na parang may kumakausap sa kanya habang may pilit na inaabot. Doon ko biglang naisip na baka bukas din ang third eye niya at minana niya yun sa akin. Kinabukasan, mga bandang alas 5 ng hapon, akay ko ang anak ko habang nililibot ko ang bakuran. Inikot namin hanggang makarating kami sa likod ng bahay. Bahagyang masukal na kasi doon, madaming damo at mga puno. May napansin ako sa di kalayuan na may naglalakad na figura ng tao. Di ko sigurado kung babae o lalaki. Putikan ng kulay puti niyang damit. Makailang beses ko nang nakita yon. Nabahala lang ako ngayon dahil kasama ko ang anak ko. Mabuti na lang ay suot niya ang kwintas na may pendant. Nakaukit doon ang imahe ni Saint Benedict. Kampante ako kapag suot ng anak ko yon dahil naniniwala akong hindi malalapitan ng masasamang espiritu ang anak ko dahil doon. Masyado na akong madaming nararanasan sa bahay na yon. Kaya minabuti kong sumama sa pagvigil ng pamilya ng asawa ko. Regular naming ginagawa yon hanggang sa natigil na ang pagpaparamdam sa akin ng mga kaluluwa sa bahay na yon. Hindi ko yung tinigil hanggang sa sinundo na kami ng asawa ko sa Batangas para umuwi sa Maynila. Safe na din kasi bumiyahe nung araw na yon. Hindi talaga ako matatakutin sa mga kakatuwang pangyayari. Nagsimula lang akong matakot dahil ayoko ding maranasan ng anak ko yung mga nararanasan ko. Mabuti na lang ay nandyan ang Panginoon. Inilayo niya kami sa mga masasamang espiritu. Di mapagkakaila na mas malakas ang Diyos kung malakas din ang pananampalataya ng tao. Isa lang po ito sa mga katakot-takot na karanasan kong di pangkaraniwan. Sa ngayon ay ito lang po muna ang ibabahagi ko.